Have you ever considered breaking up with me? Maldita. Do you have any secrets you've kept from me? When did you think this could become a serious thing? Oh, pinakamurang date na naisip. Yeah. Foggy. Foggy. Yeah. Foggy. Yeah. Foggy. Yeah. Foggy. Ano meron? Secret. Ayusin mo, okay na yung angle mo. Malayo kasi, maliit yung screen, tapos malayo. Hindi na nakikita ko. Hi bunnies! Welcome back to my channel. And for this video, today actually marks our last monthsary as singles. I mean singles, kasi we're still boyfriend and girlfriend. So next month, it's gonna be Mr. and Mrs. So, yung status namin is hindi na single, married na. Oh no! Yeah. And as you can see, itong place na to will be our future house. And hindi pa siya masyadong maayos. Maybe I will have another vlog showing you our home. It's gonna be a house tour. So right now, ito pa lang meron kami. Meron ka pa kami sofa. Yes, and meron kami kitang curtains. Meron na kami curtains. Kulang pa. So wala pa talaga akong mapakita sa inyo. So since yun nga, 1 month na lang before our wedding. Yes. Hindi niya lang yung gagawin actually. Nakinap pa ko. Lang siya lang busy ako sa pagsusukat eh. Yeah. So hindi niya lang yung gagawin namin for this vlog. But yes. Love, yes, this vlog is gonna be about ourselves, about our relationship, and I will call this vlog How We Met. Yes, since nagba-vlog na ako for 2 years na, and never pa ako nag-vlog about our relationship at all. Okay. So since ikakasal naman na tayo, why not share our story? So are you ready? Let's start. Of course, I have my my codigo. I list down some questions for us to answer. Both of us, hi. It's not like. Ah, alam ko ako. Yes. No. Ready na ako. Yeah. Pila siya naging ready. Para malaman, makilala naman tayo ng ating mga viewers. So the first question would be, describe how we met. I'll go first. Joven and I met at school, and I was studying here in Dubai. High school ako noon, and then nagkaroon ako ng high school dito sa Dubai, and then merong entrance exam dito for college, and supposedly sa US ako mag-aaral, but then ayun ang parents ko, so yung friend ko dito na kaklase ko din, si Janine, she introduced to me na meron sa school nila sa Olongapo meron yung civil engineering, so sabi ko why not. So, pumayag naman yung parents ko. So, kahit hindi kami taga-Olongapo, napadpad ako ng Olongapo. And then, si Joven is actually from Olongapo, from Subic. And then, yeah, nag-meet lang kami sa school because... mga subjects na eh. Classmates na eh. Yeah, well, technically, same kami ng course, civil engineering. Although, higher year ako. Yeah, higher year siya. So, pag may mga subjects na nag-meet sa lower year, alam niyo na eh. We're not close friends, but we know each other. We're friends, kind of. Yeah, so that's how we met. Second question is, what did you think when you first met me? Narte. Ayaw ko siya. High maintenance. Wow! Grabe siya. Tawag sa akin sa school dati is Miss Dubai. Kasi nalaman nila lahat na from Dubai nga ako. Hindi ko alam. Hindi niya alam, pero yun nga. yung mga senior year ko. At saka yung mga lower years. Miss Dubai yung tawag nila sa akin. Ayaw ko siya! Kasi hindi sumasabak yan sa ano eh. So, nag-field work kami. Hindi, oy, grabe tayo! Hindi pumunta sa tubig! Oy, pumunta naman ako! Sa tubig! Oy, hindi. Pumunta naman ako. Pero hindi lang yung hindi lumulusong sa tubig eh. Gusto ko yung mga classmate ko kaya lumusong sa kanal, sa tubig. Yun naman ako. Yun yung first impression mo sa akin. Ako naman, well, tahimik ka naman dati. Hindi naman madaldal. And wala. Tapos lumabas nga lang kami with group of friends, and then napaka
ano lang, yun nga, ilang beses lang, na hindi talaga lagi. What did you think initially attracted me to you? Nakatanong ba yun? Wow! 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 Kidding. Ako na lang muna. So, I think, ano, naging crush na kasi ako nung for 1 week. Inamin mo yun, nung college kami, naging crush na ako for 1 week and then nag-stop yun kasi nga daw, naartihan nga daw siya sa akin. So, yun na. Hindi, normal naman yun. Kasi lahat ng classmates namin crush siya before. Sila masyado matagal sa akin. Ayun, babaeng. Diba? Ayaw niya sa akin, bigla. Naging attracted lang ako nung nag-meet kami ulit. Oh. Perfect sa iyo yung tao pag nakilala mo siya ng pogi. It's not only the physical aspects. Sige na nga, nalo siya pogi. Pogi. Who said I love you first? I did. Yeah, you did. I did. Where was our first date? Ako na ang sasagot. Yeah, well, park. Kasi nagpaalam siya kay mami kung manilito siya. And then, yun yan. Yung official date namin, pumunta lang kami sa park and then he brought picnic mat, and then food, tapos nag-guitar lang din siya. Then, yung pinakamurang date na naisip mo. Yeah. So, yung pinakamura. And then, ang pinaka-special dun is ang haba ng usapan natin. As in, sobrang haba ng usapan natin. When did you think this could become a serious thing? Serious as in marriage? Yeah. Hindi naman ako pumapasok sa relationship na hindi ako serious. Kapag pumasok ako sa relationship, that means serious. Serious. Hindi siya yung, So do I. Hindi ako pumapasok sa isang relationship na hindi serious. Kasi anong sense, sasayangin mo yung time and effort mo and your money to spend with that person, tapos hindi mo naman iniisip yung future mo with them. So, di ba? What are my best traits? Go. And my worst. Go. Yes. Madami. Best traits. Yes. Hindi niya maisip yung mga best traits ko. Grabe siya. Kasi maganda lang. Wow. Aww. Charot. Ang hirap mahal. Kasi marami akong masasabing traits na gusto ko sa'yo eh. Sabihin ko na lang lahat ng gusto ko sa'yo. Ah, sige. So first, ang gusto ko sa'yo is gusto ko yung pagiging challenge. Parang napaka-happy mo. Parang, bata. Pag bata, di ba parating masaya sa lahat? Ang dali niyang sumaya. So, kahit anong bagay. Hindi ka yung pag nakipag-away, pinapatagal. Parang bata nga, di ba? Pag bata, di ba, pag nag-away kayo, mamaya-maya, pati na ulit. Parang ganun din siya. Nakakatuwa. As in, hindi siya yung pag hindi ka matutulog na mag-away kayo. Kumbaga parati kayong okay afterwards. And worst trait mo, pinaka-ayaw ko. Dati, pinaka-ayaw kong magastos siya. Sobra. Pero okay na siya. Okay na siya ngayon. Isa yun sa good traits niya rin pala ngayon. Marunong na siya mag-control ng money. Marunong na siya mag-budget. Mag-budget na siya. Well, maliit na bagay. Okay now, my worst now. Worst mo ngayon? Maldita. So I think for me, your best trait would be, this is simple, pero it's really, it can really give a big impact, especially sa relationship nyo. Especially din sa magiging future nyo. He's really good in hunting money. Kasi kailangan na masahin mo. Masahin mo. Background. Kasi sa kanya ako natutong mag-control na yung money, you should put it in investment or business. Parang dun siya yung nag-open ng mind ko about that. Na-convince nga kita mag-business eh. Yes. Nalugi nga lang. Oo. Anyway, so yun, I think that's your best traits. Yeah. And then your worst, makalimutin ka. Yes. From the simula ng pagkabata ko, kahit nung college ako, madalas ako makalimutan kahit pangalan ng closest friend ko. Yeah. Or classmate ko, hindi ko maalala ng name. Oh, alam mo yung nakwento mo na sa kanya na ilang beses, tapos tatanungin niya pa rin, have you ever considered breaking up with me? No. For 6 years, we never broke up. It's actually a blessing kasi
I had my previous relationship na laging on and off, on and off. You know what? I would say na hindi naman sinasabing lahat ng relationship na on and off hindi mag-work. Pero kasi, parang kasing ano, mahirap ang relationship na ganon. Rather than yung talagang strong yung relationship yun na hindi solusyon yung breakup kapag nag-aaway kayo. Ano solution? Solution is to communicate and fix the problem. Isa sa mga dati niyang gawain, hindi siya nakikipag-usap. Yes. O may problema. Yes. Ako yung tipong kapag galit, mananahimik ako. Dapat pag may problema, hindi dapat yung, ano, never pag-uusapan. Yung magiging okay na lang kayo na hindi niyo pag-uusapan. No. You have to talk about it. And it's still a learning progress for me. Kasi ganun, kahit nagagalit ako, siya pa rin yung nag-initiate na mag-usap talaga kami. Which is good. When did you decide you wanted to propose? I'm serious. It's for wedding. Yeah. Like, I was just trying to buy some time. Mas matagal ko sa okay. Mas maraming time mag-ipon. yun lang. I was just trying to buy more time. Okay. Kaya hindi muna ako nagpo-propose. So the question is for you kasi ikaw naman yung nagpropose. Siguro the question for me is why did I say yes? It's because I know that you're the one. Yeah. I know in my heart, in my mind, and in my soul that you're the one. I think God have answered my one and only prayer to really find someone who can stand me, who can stand my pagkamaldita, and who will teach me and grow with me. Napaka-emotional na. Yeah. Little stuff. Yung emotions niya exaggerated. Pag happy, roller coaster pag happy, emotions. Sobrang happy. Parang ganun. Pag sad, super sad. Wala siyang gitna. Wala. Parating hyper. Okay, next question. In your opinion, what's the best thing about us as a couple? I think we try to do new things together. Okay. Yeah. And like, for example, we learn from each other. Ako yung medyo trouble, ano, siya yung hindi, ayaw. And then ako yung nag-introduce sa kanya. So, sumasama siya sa akin when we travel. And then, he tends to enjoy na it naman. Kasama ka? Oo. And then, siya pa ngayon nag-prepare ng mga tour namin. Ganyan. Para perfect na. Yes. I think, ano, and we talked about it din naman na kapag magkasama na kami sa house, we need, pag nagsawa na kami sa mga bagay na usual namin ginagawa, why not mag-try din kami ng mga bago para naman, ano, para naman may bago. Kaya na. So, yun ang gusto mo sa atin. We always make something work. Yeah. Ako iba. Yeah. We always make something work. Yeah. Well, kasi marami kami difference. Almost everything is different from us. Even the, ano ba man? Even our favorite movies, medyo hindi kami pareho talaga. But we really work it out. Yeah, yun nga yan. We always make it work. Oo, kasi kahit like, for example, hindi ako mahilig sa ganun. But eventually, kapag... I mean, Star Wars. Oo, I can't believe it. No, it's not that I don't like Star Wars. Hindi ko lang siya favorite. Pero yun nga. Pag who doesn't like Star Wars? So yun nga, pag na-start ko nang napanood, parang maganda siya. Maganda. Hindi naman siya ting na, ayoko talaga. Ayoko siya, hindi. Do you have any secrets you've kept from me? Of course, yes. I still have. For sure you have. I won't ask. Yeah. But... kasi if you kept it, it means you don't want to share it. Yeah. I won't ask. Pero minsan, pag gusto niyang tanongin talaga... kung what? Kung kulitin ka talaga niya, para lang sabihin, oh. Pero that's ano lang naman. Hindi naman siya super deep secrets. Yeah. I think it's normal, and it's normal to have at least secrets, but it... iba-ibang tao naman tayo. So, understandable yung secreting part. Yeah. But as long as hindi, ano ha, hindi something na makakasira sa relationship. Mamaya, kaya nga pa naman natatawa naman. Bahay-bahay, hindi mo binibigay ng part ng sikreto. Ay, okay lang magkaroon ng sikreto. As long as hindi siya something na makakasira sa relationship. And hindi makaka-break ng trust. What are you looking forward to most in our relationship? Having a family. Yes. Since doon naman na yung next stage namin. Yep. So looking forward kami dalawa. What is the most memorable travel we did together? I think Iceland. For me, Iceland. 100% Iceland. Yeah. Both
both of them. Yeah, kasi two times kami pumunta ng Iceland and both talaga memorable. Baka special. Yeah, and since, kasi sinabi ko kasi sa kanya noon, yun talaga yung pinaka number one dream country ko na mapuntahan. Every details or every moment na na-spend namin sa Iceland is something na never makakalimutan. Worth it. Kasi it's super worth it. Okay, this is gonna be our last question. Okay, ready na ako. Do you ever worry about me being faithful to you? No. No, yes, no. Never had you super serious away about jealousy. Never. No. Never. Yun siguro yung pinaka-faithful ako kay Lord kasi never akong ano, super duper mag-worry. Kay Jobin about sa mga ganyan bagay. Okay naman kami sa ganyan. Discuss it. Yeah, we never had it. Super yung talagang pinagdaan. Bakit yun ito kami? Wala kaming ganun. Wala din kami yung nag-text sa'yo. Sino? Wala din kami ganun. Kahit sino mabasa niya naman? Wala lang ako. As in, yun yung maganda sa isang relationship. If you really fully trust each other. As in, once lang ako nagtago ng mga messages sa'yo. Once? You did? Yeah. Once lang. Isa? Ano? Yung ano mo? Oh, yeah. Okay. Okay, I get it. Yes. Yung bridal yes. Shower mo. Yeah. Hirap na hirap ako itago kasi na-access siya sa messenger. Yung bridal shower ko, dapat. So, okay. That's understandable naman. Sabi ko naman yung message sa messenger. Sa WhatsApp lang. That's understandable naman. Okay lang yun. But never talaga, never. Never ako nag... sobrang laking selos sa isang bagay. Siguro yung mga ginagawa, or maybe I would say that time, kasi special kasi sa akin yung time. Lagi kasi siya nag-overtime sa work. So yun lang siguro masasabi kong nagsiselos ako sa time niya doon. Kasi pag merong special occasion, lagi siyang wala kasi nag-overtime siya. Yun lang. But selos sa ibang tao. So that's gonna be our last question, Dal. Congratulations! 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 Natapos mo ang ating Q&A portion. Hirap! Wow! Hirap ako sa lagay na yun. Wow! Kinakabahan mo siya kanina-kanina nag-umpisa kami. And I hope na nag-enjoy kayo sa video na to. Mas nakilala mo kami dalawa ni Jovensky before our wedding. Hindi na maulit to. Hindi na maulit maulit to. Hindi ako kasama dito. Lagi siya nadadamay sa mga vlogs ko. So, anyhow, thank you guys for watching. And please like this video, subscribe to my channel, and also click that bell button there to notify you with new videos. Thank you guys! Bye-bye! Bye!